So, what's up mga sir? So, welcome ulit sa ating munting channel. So, ngayong araw or ngayong hapon, may gagawin tayo. So, yung gagawin natin ngayon ay patungkol pa rin sa motorsiklo. So, bali ngayong magwa-wiring tayo. Kasi yung motor na to is wala siyang ilaw. Yan. Sabi niya, sabi ng may-ari, nilagyan na doon ng bagong bulb, walang ilaw. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-check ng headlight. Ah, wala siyang ilaw sa headlight. So, paano iti-check? Pag ba yung motor na nabili mo is sirang-sira na, di na pwede lagyan ng ilaw? So, ang sagot nun mga sir, mga lods, pwedeng-pwede. Basta alam mo kung paano mag-wiring at alam mo yung color coding ng bawat brand ng motor. So, bago natin simulan yung pagwa-wiring, so sa mga bago pa lang sa aking munting channel, so please subscribe. I-click nyo na din yung notification bell sa tabi niya, then i-like and share na din yung video natin at mag-comment na din kayo dyan sa comment section sa baba. So yun mga lods, mga pop, so simulan na natin. Mga lods, so ito ang sinabi ko, yung pag-wiring is madali lang kung alam mo yung function ng bawat wiring at alam mo yung function ng bawat color ng wiring. So ngayon, sisimulan na natin i-troubleshoot kung bakit ba walang hindi naglalabas ng ilaw or hindi gumagana yung headlight nitong XRM110. So babaklasin muna natin. So, ayan mga paps, mga lods. So, nakabacklash na siya. So, bago ko ito troubleshoot, so, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung function or nasaan doon yung kulay ng ilaw. So, ayan nga mga lods, mga paps. So, ito yung front wiring or wiring connection dito sa harap. So kung baguhan pa lang kayo, so sa pagwa-wiring ng ilaw, kung gusto nyong malaman na magbibigay pa ng ilaw yung sa headlight nyo, so napakasimple lang. So bali hahanapin nyo lang yung isang wire kasi yun lang naman yung daanan ng ilaw papunta sa headlight. Nag-iisang wire lang yun. So, from ignition coil to regulator or rectifier, tapos papunta dito sa headlight. Kung sakaling may switch, so papunta sa switch, then papunta doon sa headlight natin. Or dito sa switch sa bandang left, then may high and low, then papunta na siya dito sa harap. So, ngayon, ang sinasabi kong isang wire lang mga paps, kung titignan natin ng maigi, kung magsisimula tayo sa stator, sa mga kalimitan, sa mga XRM, 110, wave 100, or yung mga naka-AC, CDI. So, yung stator nila is apat na wire. So, sa apat na wire na yon may makikita kayong kulay yellow. So, yun na yun. So, yung kulay na yellow, yun yung main source ng ilaw natin galing stator papunta sa regulator. Then, from regulator, papunta dito sa switch natin sa harap. So, ito yun. So, itong kulay yellow, mga paps, ito yung source ng ilaw natin. So, kung gusto natin malaman kung may ilaw pa yung motor natin, so, kailangan matap natin to. So, dalawang paraan kung paano malaman kung may magbibigay pa ba ito ng kuryente or ilaw or hindi na. So, una, kung sa magandang paraan, kung may test light ka, so maganda yun, tatap mo dito yung isang wire, then mag-ground ka. Then, kung iilaw, kung papadyakan, iilaw yung test light, kung papadyakan siya. Kasi kailangan natin padyakan kasi nga sa makina kinukuha yung kuryente nito. So kung wala namang test light, pwede mo naman balatan ito or kung putol naman siya, pwede mo naman balatan yung dulo. Then habang kinikik yun,
yung kickstarter is ilapit mo yung dulo niya sa bandang ground. So, mag-spark din naman siya. So, if nag-spark yun mga pups, mga lods, ibig sabihin okay pa. So, magbibigay pa yan ng ilaw or kuryente papunta sa ating ilaw. So, ngayon mga pups, nahanap na natin yung kulay na yellow. So, ngayon, ang hahanapan na, ang hahanapin naman natin is yung pagkatapos nito papunta sa switch, hahanapin natin yung high and low para malaman natin kung paano i-connecta yung ilaw. So, sa mga XRM, sa mga Honda brand, halos karamihan ng Honda brand, yung high and low, yung kulay ng wire ng high and low niya is ito lang. So, kung halimbawa mga pups, hindi nyo alam. So, kung hindi nyo alam, magsimula kayo dito sa bandang socket. Sa bandang socket, may makikita kayong tatlong wire. Halimbawa lang na hindi nyo alam. So, sa mga alam na, so, alam ko na, naalam nyo kung paano. So, sa mga hindi pa alam, kung ano, saan dito yung source talaga ng ilaw, pag naipasok na yung kuryente sa yellow wire, so, saan naman pupunta yung kuryente after nun? So, dito na siya mapupunta sa blue and white. Kasi yung kulay green na yan, mga pups, is yung ground. Main ground yan, or yan ang kulay ng ground ng mga Honda brand. So, kulay green, ground yan. So, ngayon, itong dalawang wire, dito lang tayo mag-focus sa dalawang wire, yung kulay blue at saka kulay white. So, yung kulay blue at saka kulay white, dyan pumapasok yung kuryente na galing sa yellow wire. So, kasi ilaw nga, diba? So, so, yung blue, yan yung nagsisilbing high low na, yung highlight natin. Ibig sabihin, ito yung high ng ilaw, then ito naman yung low ng ilaw, yung kulay white. So, ulitin ko mga paps, ha? Yung kulay blue, yan ang high ng ilaw. Then, yung kulay white is yan yung low ng ilaw. So, ngayon, ibig sabihin mga paps, susundan mo lang yung wiring nito. So, yan. Dito, blue and white. Yan, nandito. So, nandito na. Continue lang. So, pagdating dito mga paps, makikita nyo na yung dugtungan nila or yung socket connection nila. So, yan. So, kung nakikita nyo, yung ginawa dito sa motor niya is pinag-isa na yung high and low sa isa high, sa high connection. So, ibig sabihin, ginawa niya ng patayan ng ilaw yung kanyang low. So, ibig sabihin, kapag maglo-low ka, mamamatay yung ilaw. Tapos, kung mag-high ka, iilaw yung dalawang yung line ng ilaw sa loob ng bulb. So, ngayon, ang sabi ng may-ari, hindi na daw siya nagpa-function. Nasusunugan daw siya o hindi na daw siya nagpa-function. So, ngayon, mga paps, mga lods, iti-check natin kung sakaling may source pa ba dito. Okay? Kung sakaling may source pa dito, titignan natin kung hindi niya susunugin yung ating test light. So, samahan niyo ako, paps, ha? So, tuturuan ko kayo para patipid-tipid naman tayo pagdating sa mga ganitong simpleng bagay lamang. So, kukunin ko muna yung test light mga paps para matest natin kung may kuryente pa bang dumadaloy dyan sa yellow wire. 1 hour later. So, ayun paps. So, walang tagahawak ng camera natin. So, walang tagahawak. So, bali, nilagay ko na lang sa camera stand. So, zoom ko na lang. So, babali, lalakasan ko na lang yung boses ko para marinig na kung ano yung mga pinagsasabi ko. So, ngayon, papaanda rin ko yung motor since kasi makina yan. Sa makina kinukuha yung kuryente na. So, papaanda rin ko yung makina. Then, i-test natin kung may ilaw ba yung yellow wire. So, papaanda rin ko muna. So, ayan mga paps, napaanda rin ko na. So, ngayon, i-test natin kung may lalabas bang kuryente yung yellow wire. So, bali, itatap natin. So, ito yung test light ko mga paps. So, yan. So, itatap natin yung isa sa dalawang ito sa yellow, then yung isa sa ground. So, panoorin nyo lang mga paps. So, ayun mga paps, nakita nyo naman umilaw siya. So, ibig sabihin, may kuryenteng dumadaloy sa yellow wire. So, ngayon, iti-check naman natin doon sa high and low niya kung may lumalabas bang ilaw. Then, after nun, saka natin iti-check kung susunugin niya ba yung ilaw natin kapag nirebo natin siya ng malakas. So, testing ko muna. 1 minute 37 seconds later. So, ayun mga paps, mga lod. So, nahanap na natin yung naging problema kung bakit ayaw umilaw ng kanyang headlight kapag nakasaksak na yung socket niya dito sa headlight. So, ang naging problema mga sir, mga lods, simple lang. Kasi nawawalan siya ng negative. Kasi
yung itong connection na ito, Pops, at saka itong connection dito na bakal or metal, hindi na, parang wala nang nag-spark na ground, parang hindi nagdidikit. Para bang hindi nagkakaroon ng connection or continuity yung ground papunta dito sa lagayan ng headlight. So, ngayon, kaya siya hindi na umiilaw. Kaya, pero pag dito naman tinest natin, sa dalawang ito meron. Pero kapag kinabit na doon sa headlight ay wala na. Yung pala ang naging dahilan is kulang or hindi sapat yung ground na ibibigay nitong socket papunta dito sa lagayan ng headlight. Kaya yun. So, ang ginawa ko mga Pops, mga Lods, is naganap ako ng spring na maliit. Yan. Spring to ng tensioner. So, tensioner ng XRM110. So, tensioner nito, pinutol ko. Then, niluwagan ko yung butas niya. Para lang maipasok dito sa socket na ito, sa headlight. So, ganyan mga Pops. Lalagay mo siya ganyan sa loob. So, parang magiging ano siya, yung LED na ilaw. Yung may kasamang spring. So then, tignan nyo mga Pops, ha, ikakabit ko. So, meron na yan siyang ilaw. Yun. So, kita nyo. So, i-off natin mga Pops kasi ngayong off niya is nasa low. So, yan. Yun, low yun. So, high. So, yun. So, boots na mga Pops, mga Lods. So, yun lang naging problema nyo is nag-lose ng connection or hindi sapat yung binibigay ng ground ng green wire papunta doon dito sa headlight asin natin assemble. So, ganun lang kasimple mga Pops. Kung sakaling nangyayari ito sa inyo, lalo na pag kinalawang na yung, ano, yung lagayan ng bulb, kalawang na. So, pwede nyo gawin yung ginawa ko, Pops. Maganap lang kayo ng spring na maliit. Then, yung sakto lang talaga na hindi naman masyadong mahigpit or kapag pinasok nyo yung socket ng ilaw ay hindi kayo mahihirapan. Kasi importante doon is may magkakaroon na siya ng ground. Yun lang mga Pops, mga Lods. So, maraming salamat sa pag-suporta sa aking video at sa panonood. So, sana may natutunan kayo. Peace out. We'll be right back.